Guys, ngayon ay mamimitas kami ng patola dahil ito raw ay nagbebewang na, gumukulang na. So, obligadong pitasin na, guys. Yan, ang sarap-sarap mamita sa aking munting bahay kubo. Pitasin mo na yan. Ayan, namimitas po si Jaya. Magandang gabi, magandang buhay sa mga mamis. Ngayon po ay may panibago tayong activity. Ito ay, guess who? Diba pinakita ko sa inyo nung ako ay humarbes ng patola. Ang aking iluluto, syempre, sarili kong harvest. Ito ay ang ginisang patola with chicken. At hindi lakabut chicken, ha. Syempre, ilagay ko siya ng cornstarch. Ayan, para pang toppings. So, simple lang ang ating recipe. At ito ay hindi ko binili. Ito ay harvest ko sa sarili kong bakura. Okay, ako ngayon ay merong listahan bago ako mag-umpisa ng isang patola na aking sariling harvest na patola na ipakita ko sa inyo yung aking hinarvest. So, nais ko mag-shoutout muna ngayon sa aking mga kaibigan na mga bankers. Alam mo, love nila ako. Love ko rin sila. Eka nga eh. Diba yung last episode ko ay sisig, adobong puso ng saging. Shoutout ko yung mataga Metrobank doon. Shoutout. At sina-shoutout ko nga pala muli ang manager ng Metrobank na si Liana Malonzo Jimenez. Ako, napaka-sexy niya at mabait at talaga namang mag-inu siya sa mga clients sa Metrobank. And shoutout din syempre kay gandang Rudora, ang teller doon. Shoutout to you, Rudora, at sa mga Guardia Civil doon. Shoutout to all of you. At sa mga ibang staff pa na andoon. At yung si Kuya na every Friday ay andoon, si Pogi. Pero Pogi doon every Friday. Pero mabait siya, ha. Sinascribe ako. Shoutout to you, Kuya, for every Friday in Metro Bank. Yeah, shoutout to you. Pero before anything, a shoutout again, syempre, sa East West Bank, sa MacArthur Malolos. Yan. Shoutout, syempre, sa ating si Sir John na poging-poging manager ng East West Bank sa Malolos. Ayan. At pwede siyang artista. Artistahin ang mukha ni Sir John doon. Syempre, ang mga staff din ng East West Bank na mga magaganda at pogi ay isina-shoutout ko. Unang-una ay si Che Santos. Hello! Shoutout to you, Che Santos. Ang mabait na teller na always smiling face. And then talaga naman pagtawag ko, inaasikaso ako agad. So, napakababait na mga teller ng East West Bank. We love you all, East West Bank. Talaga naman. Pantay-pantay ang pagtingin nila dyan, kahit ka millions depositor o simpleng depositor ka lang, ay aasikasuhin ka nila. Ganun magmahal ang East West Bank. Parang Metro Bank. Ayan. Shoutout sa you, Che Santos, kay MJ Santos, and then kay Mariel Cabuena, Alice Valera, Yana Arcola, yan. And Per Alejo, yan. Cha De La Cruz, shout out to you. And then Le Valera. And then syempre, shout out sa mga magagandang teller na yan, na talaga namang magaganda na. Sexy pa. Parang ang inyong friends sa YouTube na si Winona Activities Channel ay looking young, looking sexy. Oy, wag na kayo kumontra. Sa akin lang yun. Bawal daw kontrabida. Kailangan lagi tayong bida, di ba? Ayan, mga sexy lahat ng teller dyan. Mababait at very kindness talaga ang mga... yun naman ang dapat.
di ba, makailangan ay mapapait. O di ba, sabi nga ni Rabbi Tulpo sa SWD ba yun, na bawal ang masungit, bawal ang mainitin ng ulo sa mga, lalo na sa government public service. We need your very kind, smiling, your patient is 1,000 patient. Kailangan mahaba ang inyong pasensya. Bawal. Kasi alam mo, ang taong magagalitin, madaling pumangit. Tandaan niya. Pero ang taong lagi na smile, paganda na paganda, pa-beauty na pa-beauty, kaya always smile. Okay, and then syempre, shoutout din syempre sa mga Guardia Civil doon sa East West Bank. Shoutout to you, mga kuya-kuya. Mababait po yan. Malayo pa lang ako, nakangiti na sila. Kaya nga pwede silang, close-up commercial. Ang puputi ng ipin nila. Ipin talaga, nakita yan. Hindi, joke talaga. Very smiling sila. Shout out sa mga Guardia sa East West Bank. Kay Gio, Kuya Gerald, and Kuya Andrew. Shout out Guardiang mga guwapito at mababae. Ayan, kasi kapopogi rin nila ng mga Guardia sa Trump Bank. Ayan, dalawang bankers na ang ating sinashout out. Alam mo, love ko yung mga banko na yan. Kahit simpleng mamamayan lang tayo, mahalin natin ang lahat ng mga kaibigan natin. Saan man lugar yan, o sa palengke man yan, we need to love. Ang puso, kailangan nakahain lagi ang pagmamahal. Okay, let's start now sa ating Sang Patola Special. Ito ay tinawag ko na kinisang patola with chicken and vegetable. So, actually, tatlong vegetable ang lalagyan natin nito. Patola, carrot, and repolyo. Para maiba naman, di ba? Siyempre, hindi mamawala ang ating Miswa Chinese. Ayan, Chinese to. Imported na Miswa. Maganda kasi ito, hindi na siya tatalita and hindi na siya putulin kasi naka-layers na siya ng mahiksi. Kailangan maging masayahin. Dahil ang masayang tao ay mahaba ang buhay. Tandaan yan. Ang taong malungkuti, magagalitin, at mga reklamador ay madaling tumanda. Kaya kung gusto nyo tumanda agad, ma-stress agad kayo. Pero ako ayoko. Binuksan natin kasi syempre yung ating kalab. Ating mga sangkap. Ngayon ay iaano ko muna itong ating chicken na nakalagay sa cornstarch para siya ay hindi magdikit-dikit sa kawali at hindi lumabot at malagas ang ating chicken. Ito na po yung ating chicken. Yan o, brown na po siya. So, mamaya natin siya lang. So, we have garlic. Yan, kailangan mag-golden brown siya. Ayan, nag-golden brown po siya. And then, we have ginger. Ayan, pampalis po na lang sa inyo. Ayan tayo yung ginger ay for the purpose is kapag chicken na natin nila na sa ating ginisang patol, we need ginger, pampaalis lang siya ng ating chicken.
chicken. We have onion. So, ito ay i-slice lang ng four. Para at least maganda siya. And then, we add tomato for four slice only. Hindi siya pinilo. For looking at them again, na maganda siya. Ating topping! Hindi ko na pinakita yung mukha ko, guys, ha? Kasi kailangan lang makita nyo how to cook na magmuto ng bibisan. Ayan, nakita nyo po, guys. Para kita nyo po. Ayan! Okay, ngayon, ayos na. Nagyan natin siya ng papola. Nakita nyo, guys, yung papola. Ayan. Alis muna natin yung polyo kasi madali naman malasan. Ang garbage na ang repolyo, guys. Madali naman malito ang repolyo. So, i-separate natin. Sila i-separate kanina. Ayan. Ay, nagugas ako ng kamay, ah. Nakamandiri kayo sa akin. I wash my hand. I wash my hand. I wash my hand. Impasa ko yung kamay ko, guys, ah. Huwag tayo magbibintan na hindi ako nagugas ang kamayon. Gugas ako, nagugas ako. Sinabog ko pa yan. Ayan, eto na po, guys. So, ngayon, kailangan ay anuhin natin maigi. Ano tawag doon yung hapok. Then, mamaya natin lalagyan ng sabaw. At isang tasang sabaw lang naman ang ating ilalagay. Takpan po muna natin at least 2 minutes para magsabaw siya ng pusa. Guys, ngayon, saka natin siya lalagyan ng patis. Kasi, kung nilagay ko agad yung patis, masusunog lang yon. So, kailangan mismong maglagay ka ng patis kapag ando na yung vegetable. Yun ang secret para lalong masarap. Kasi actually, yung iba, diba, nilalagay agad yung patis. So, kapag malakas ang apoy, nag-evaporate agad yung patis. So, kailangan, lagyan na natin siya ng patis dahil andito na yung sisip-sip ng patis, yung ating vegetable. Ayan, konti lang. Kasi lalagyan pa natin ng cube pampakarap yan para siya ay lalong sumara. Okay? Lagyan na natin ng cube. Ayan, nilagyan ko ng cube. Ngayon, dahil medyo malambot na siya, yan, nakita niyo po, medyo malambot na siya, at ang ganda na ng itsura niya, hiulog na natin yung ating sabaw. Ito ay ginamita ko ng Magic at Sweater na Green Leaves product because we need na makulay. Eka nga, ang buhay pag makulay. Diba? Pag makulay ang buhay, ay masaya. So, lahat ng niluluto ko, kailangan makulay. Yan, kita nyo, kulay na kulay na. Naku, may tumatawag pa. Okay, takpan na natin. Ito na, kita nyo, look yummy na. So, ilagay na natin ito, ating imported na kita nyo, guys, oh, ang ganda nung ano niya. Ayan, oh. Ang ganda nung kanyang ano, miswa. Very ano siya. Tawag doon. May tawag yan eh. Maiksi. Maiksi. Hindi, ano siya, very ano, super galing. Isa lang ang lalagay ko. Actually, ang laman nito ay tatlo. So, isa lang ilalagay ko. Kasi, kapag masyadong ang niluluto natin ay mamiswa, masyado na siyang parang putong dating. So, dahil may nilagay natin siya ng miswa, we need to add another 1 cup of water para at least hindi naman siya masyadong magpaparang puto ang dating. Okay? And then, hulog na rin natin syempre itong ating sinabi ko kanina, yung ating repolyo.
So strawberry, vegetable. Mabegetable ang ating ano dahil ako maraming tanim. Ayan. And then another 2 minutes. So, ngayon, ilalagyan naman natin siya ng black fish. Paminta. Ilalagyan na natin ng paminta, guys. Konting paminta lang. Haluin na natin. Ayan, guys, luto na yung ating ginisang patola with chicken and vegetable. And then, syempre, actually, di ba, na-share ko na sa inyo, sila ay mahilig sa siling gulo. Syempre, hindi mo wala yung siling na gulo natin. So, ito yung siling na gulo. Lagyan ko lang siya ng tatlo. Yan. Okay, hi na natin. Ito na siya. Nag-good na, pinapensya na yung halang. So, ate ng hanguri na ating niluto, guys. Manamis-namis ang patola dahil ito ay aking harvest. Ay, nako. Kaya nga sabi mo sa inyo, guys, magtanim. Ang sarap magtanim. Alam mo ako, tingnan nyo po ito. I love, planting talaga. Kaya nga, I pray to God, magbigyan ako ng asyenda. Guys, itutur ko kayo pag ako binigyan na ni Lord ng asyenda. Promise nga. Ipapasyal ko kayo sa aking asyenda kapag binigyan na ako ni Lord. Ha? Siyempre, wala pa naman ako ipakikita sa inyo din. Wala pa. Pero I believe in God that He gave me blessing. Diba? Guys, kaya tulungan nyo na ako sa aking YouTube. Nang meron naman ako mag-viral. At ibabagi din natin ito sa mga nangangailangan, guys. Eto na! Inaayos ko na yung toppings, guys. Alam nyo ba, guys? Ang pagluluto ay isa sa pinaka-inap na inap ko. Ayan! Okay. Eto na ang ginisang patsola! Okay, ilalagay na natin ito. Secret! Ito na ang ating recipe for today. Yeah. Itikman niya ang special luto ko ang patola. Okay.
Good. Okay. Hi. Tingnan na po yung ating ginisang patola. Is very special to, guys. Nakita niyo po yung chicken na niluto ko. Pinirito ko muna sa cornstarch. Ayan, oh. Ang ganda niya, di ba? Para siyang seafood. Pero patola lang to, ha? Mukha siyang special. Grabe, napapayami na ako. Halika, guys. Kain na tayo. Tikman natin. So guys, ngayon ay meron ako. Siyempre, ang aking pinakamamahal sa buong mundo, na kung wala siya sa buhay ko, ay wala ako sa mundo. Siyempre, ang ating maming maganda. Siya ay taga San Antonio de Bezia. So, ipakikilala ko ang aking mami kung bakit ako maganda. Nagmana ako sa kanya. Mami! Ayan, ayan, ayan. Narita ka na. Ito ang aking mami. Ayan, si mami. Pakilala ka yan. Shoutout kay Naiden. Ayan. Ito ang aking mami siya. Ay, ilang tao ka na, mami din? Okay, 86. Eh, 86 na ang aking nanay. Kita niyo naman, looking young pa rin, di ba? So, idol ko ang aking mami. Yan. So, ay, ito ay natikpan niya na. Actually, minsan ang lutong patola ay simple, pero ito ay special. Hindi ko siya sinimplian. At kung makikita niyo, guys, yung toppings, ayan. Nakita niyo po, guys, yung toppings. Napaka special. Akala mo seafood. Food. Ayan, nakita niyo po ang toppings niya, guys. Yeah. Okay, picture natin. Ayan, tikman na natin. Kanina itinikman ni Mama Dear ang aking luto. At special daw ang lasa. So, hindi siya ordinary ginisang patola. Yo. Kasi itong patolang to ay sa iwa, ito ay hinarbis ko. At makikita nyo rin to sa umpisa ng aking vlog, ang aking pagpipitas ng patola. Manamis na mil. Ang sarap. Tapos haluan mo pa ng miswa na important. Lalo masarap. Yummy. Actually, ito ay nung ulam na. And, so, yung iba ito ay nariyan na lang. Masarap. Ito ay nilagyan ko ng luya dahil ang ating sahog ay chicken na pinirito sa cornstarch. So, ang ganda ng pagka-brown niya ng chicken. And then talaga kung titingnan mo, hindi mo siya mapagkakamalang ginisang patola. Hindi ba, guys? Para sa akin lang yun, ewan ko lang sa inyo. Pero masarap talaga, guys. I'm not kidding. Hindi ba kung ito niya? Ipolyo, and then carrots. Yeah, actually, vegetable naman yan eh. Masarap. Hindi naman ganyan yan. Ayan. Nagsiskay na po siya.